Good morning, guys! Ngayon po ay Biyernes Santo, March 29, 2024. Magandang araw, magandang gabi, mga kakanto. Saan man dako ng mundo kayo naroroon ngayon? Kumusta po kayo? Ang vlog po ngayong araw ay ang paglalahad ng mga kwento ng kaganapan sa unang araw namin sa lalawigan ng Albay. Pagkatapos po ito ng halos 24 oras namin paglalakbay buhat sa Cavite na nag-umpisa noong ating gabi ng March 27 ay nakarating naman kami ng ligtas dito sa Talungog, Uwat, Albay mga alas 8 na ng gabi ng March 28, 2024. Opo, naging mabagal ang aming biyahe dahil sa traffic, mga lubak sa daan mula sa Gumaca hanggang sa Ragay, Cansor. Natulog din po kami sa daan para magkaroon ng pahinga. At syempre, dahil marami kaming magkakasama na nasa 13 motorcycle at majority ay may backride, ay di maiwasan na magkaroon ng mga delay sa pila. Pila sa pagkain, pila sa pagwiwi, at iba pang aberya sa daan. Ang unang gabi po namin sa Uwat, Albay ay naging pahinga lamang at nagkaroon din ng konting inuman. Kaya nagulat po kami noong madaling araw ng Good Friday. Nasurpresa po talaga kami dahil paglabas namin ng bahay ni na Lady Writer Yen Ribanal ay bumungad ang napakagandang tanawin. Ang bukang liwayway na mababanaag ang nakangiting daragang magayon na tila ba bumabati sa amin ng Diyos Maray na aga. Tara at panoorin natin ang mga lugar na pinasyalan namin ngayong araw ng Biyernes Santo. Paumanhin po kung pictures lamang ang mai-share ko sa ilang mga lugar. Una ay simbahan ng St. Michael the Archangel Parish ng Uwat, Albay. Then tumula kami sa Carmelites Monastery and Shrine of the Divine Mercy sa Ligaw, Albay. Di na kami umakyat sa Mount Kawakawa dahil mukhang mahirapan ang aming mga tuhod. At time consuming na rin ang pag-akyat dito. Kasunod nito ay pinuntahan na namin ang ruin ng Kagsawa Church. At doon na din kami kumain ng tanghalian. After ng masasayang picturan, ay dumiretso na kami sa simbahan ng Daraga. Also known as Our Lady of the Gate Church of Daraga. Na idiniklara noong 2007 na National Cultural Treasure. Sangayon sa history, ito daw ang ipinalit sa natabunang Kagsawa Church noong 1815 sa kapanahunan ng mga Kastila. May mga nanang Eger kaming kasama na prone sa high blood dahil sa init ng panahon. Kaya hindi na namin pinuntahan ang iba pang mga pasyalan. Pero habang pabalik kami sa bayan ng Uwat ay dumaan kami sa Kamalig Bypass Road para magpictorial at kumuha na rin ng ilang footages. Ang huli ay ang Barangay San Isidro na may malawak na palayan at maganda ang sighting doon ng Mayon Volcano. Dumiretso na rin kami sa farm ni na Lady Rider Yen upang magpahinga at na mga rabas ng mga prutas. Sayang nga lamang at ilaw pa, mga kulay green pa ang bunga ng kanilang pili. Pero nakakuha kami ng maraming suha, ulukban, at nadamay na rin, pati bunga ng mga kakao. No. At ito na nga po ang unang destination namin. Of course, ang makasaysayang simbahan ng Uwat. Ang St. Michael the Archangel Parish Church. Kaway-kaway mga taga-Uwat, Albay!
mga kakanto, ito na ang aming pangalawang destinasyon, ang Carmelite Monastery and Shrine of the Divine Mercy. Dito din po ang entrance paakyat ng Mount Kawakawa, na kung saan makikita ang view ng Mount Kayon at 360 view ng kapaligiran. Ayan na! Papasok na po kami sa makasaysayang guho ng simbahan ng Katsawa, ang third destination namin today. Sa wakas ay nakarating din kami dito for the first time. Ito po ang my clip video ko dito na makikita din ang ilang pader ng simbahan na nanatiling nakatayo sa mahabang panahon. Ito ang simbahan ng Daraga Albay na isa sa National Cultural Treasure ng Pilipinas at kilala rin sa tawag na Our Lady of the Gate Chart of Daraga. Overlooking po dito ang siyudad ng Daraga at ang Bulbang Mayon. Pauwi na po kami sa Bayan ng Uwas at kasalukuyang nasa Kamalik Bypass Road. Dito po ay ang fifth destination namin habang nagpapapicture at nagkakasiyahan.
anim at last destination today, ang malawak na palayan ng Barangay San Isidro, Uwas, Albay, habang papunta kami sa farm na Lady Rider Yen, Ribanal.